Hello pool friends and welcome to my channel once again. Ang topic natin for today is another fabulous and wonderful Q-Stick. Ito ay MIT. So kung titingnan nyo yung aking video, nagkaroon na ako dati ng MIT. That's way back July last year. Kaya lang yun ay Golden Eye series o wooden shaft. Ngayon ang feature ko ngayon, papakita ko sa inyo ay yung Black Arrow MIT. Ito yung kanyang carbon fiber. Ito yung variant ng MIT na carbon fiber. Specifically, Black Arrow. Black Arrow ang pangalan ng shaft. So anyways, without much ado, hindi ko napakatagalan. Let's jump into the video at tingnan natin ang performance ng MIT Black Arrow carbon fiber Q-Stick. MIT Black Arrow. Actually guys, matagal ko na nakikita to at iniisip ko, sabi ko, kailan kaya ako magkakaganitong tako? So, I fell in love with the Q dahil doon sa itsura niya. Tsaka yung kanyang name ay kakaiba. So, I decided na maghanap ng test hit ng Black Arrow. Pero wala akong nakita kasi puro ads tsaka marketing ang nakita kong videos. So, I decided to make my own test hit itong Black Arrow. Pero before that, ay nga, naghahanap ako ng video kasi may nagbenta at a very reasonable price kasi nagpalit siya ng SP3 Predator Revo. Pinalitan niya ito. So, bagong-bago, naskuran ko naman siya at a very reasonable price. So, ngayon, makagawa na ako ng test hit ng MIT Black Arrow kung ano ang test hit ito. So, without much ado, ito na ang video. Well, dito as usual, susubok tayo ng mga ilang basic na tira para malaman natin ang performance nito. So, pisahan natin sa simpleng stop shot. So, ang feeling ko dito sa hagod dito, no? Although carbon fiber siya, hindi kamukha ng ibang carbon fiber na nagamit ko. Actually, nakatatlo na ako eh. Matigas, malamig, kasi nga carbon fiber. Parang chubby, chubby ang tunog. Subukan natin yung paatras. Ito parang kahoy eh. Parang kahoy ang hagod niya. At saka hindi siya yung tonky. Walang tonky sound. Diba yung ibang carbon fiber, yung mga nakagamit ng carbon fiber dyan. Tong, tong. Yun lang, medyo nakulangan lang ako dito. Siguro sa stroke ko. Kasi nung ginagamit ko yung C-shaft or 3143. Ayan, ganda ng copy doon sa kontra. Pag ginagamit ko yung C-Shaft, medyo makapit yung pectus. By the way guys, ang gamit ko ditong tip ay Kamoy Athlete. Parang yun yung Tigua 16, Kamoy Athlete sa soft. Kaya siguro walang masyadong tonky sound. So malambot ang tip niya. Pero pag nagamit ko ito, para siyang Ignite. Nakagamit na kasi ko ng Mess Ignite. Hiniram ko lang naman. Hindi ako nag-own ng Ignite. Parang pareha siya. So ito ang long draw shot. So okay siya. So I'll try yung follow through. Maganda yung sight niya kasi white bolt. Pag sinabing white bolt, yung meron siyang puti sa dulo, unlike yung mga nagamit ko from J Flower. Black siya, black lit ferrule na maliit. So dito try ko yung packaging niya. So medyo naninibago ako, alalay ako sa tira kasi yung mesa nito, yung tapete, iba din yung tapete nito. So medyo malagkit, hindi siya madulas. So far so good. Maganda yung sight niya doon sa white bolt na meron siya. Ayun. Nagkamali ako kasi yung aking stance, tumayo agad ako pagkatira ko doon sa 4. So it has nothing to do with the Q-Stick. Yung aking stance, yung fundamental. So far maganda. Maganda yung feel niya kasi parang kahoy talaga itong carbon fiber na to. Actually, pag pinitik mo siya, hindi siya magtutunog pipe. Yung ibang ano kasi, carbon fiber talagang pipe ang tunog eh. Ting, ting, ting. Ito kasi parang kahoy lang. Para siyang kahoy na may coating ng carbon fiber. Parang mess. Para siyang mess. Ang kagandahan lang dito sa Black Arrow kasi, since hindi naman siya dala ng mga pros at wala nag-endorse na mga celebrity or pro players,
ay medyo mababa yung kanyang presyo. So ano ang maganda doon? Ang maganda kasi doon, syempre, you can enjoy the performance of a high-end queue with a very low-cost price. Tapos pag hindi mo pa magamay, hindi masakit sa bulsa kasi madaling pawalan. Unlike yung super mahal na mga queue stick, parang hirap ihanap ng buyer pag second hand. Kasi nga, pricey. Sino sa ngayon sa hirap ng buhay ang bibili ng 75,000 Q65? So, mahihirapang i-out. Unlike ito, ang bago nito, mga nasa around 18 or 17,500. So, pwede mo siya i-out ng mga 16 or 15. Promise, yung mga naghahanap ng Black Arrow, try nyo. Maganda tong taco na to. Solid. Pati yung bat niya, MIT, bird's eye. So, may mga bird's eye siya. Kaya pala... So, green yung kulay ng bat. It's a Unilock. It's a 12.4 tip diameter. Ang bigat nito ay mga nasa 19. Almost 19. 19 oz. So, actually, umaabot ako ng mga 19 to 20, 20 plus. So, medyo nagagaangan ako kaya alalay ako sa tira dito. Masarap siyang gamitin. Hindi ko na nasama dito yung deflection test. Yung deflection test niya parang sa C-Shop, Predator C-Shop. Ang talagang sinablay pa. So, doon po sa mga walang budget na gustong magkaroon ng magandang carbon fiber performance queue. So, ito po ang swak sa inyo. So, sa isang kilalang tindahan ng taco sa Binondo, ang bago po ng Black Arrow MIT ay nasa around 17,500 to 18,000. So, depende sa tip. Kung bibili naman po kayo ng mamahalin, wala kayong budget, I think this is the perfect acoustic for you. Because ang shop ng Black Arrow ay parang Ignite. Parang Ignite MESQ ang performance. Kasi nakatry na po ako ng MES Ignite carbon fiber sa isang bilyaran. So, natatandaan ko almost parehas ang patama niya. And nakatatlong carbon fiber na po akong gamit. Nakagamit na ako ng dalawang J-Flower at saka isang Conlien. So, nakagamit din ako ng Synergy. So, yung mga carbon fiber na usual kasi, pag hinagod mo siya sa daliri mo, malamig siya at medyo may katigasan. So, itong Black Arrow ay para lang siyang kahoy na coated ng fiber, carbon fiber. So, hindi mo ma-feel na gumagamit ka ng isang carbon fiber. Pati ang tulog niya, tulog kahoy. So, yun yung malaking magandang feel na nagustuhan ko dito sa MIT Black Arrow. And yung presyo niya. Okay, super baba. So, kung hindi mo magamay itong Black Arrow, hindi masyadong masakit na ibenta. Alay, kung bibili ka ng worth 36,000, or worth 40,000 or 50,000 or even 75,000 na Q-Stick, pag hindi mo nagamay, ang hirap i-dispose kasi sobrang mahal. So friendly ang budget niya kung maghahanap kayo ng isang high performance, low deflection na carbon fiber Q-Stick. MIT Black Arrow 2. Actually, 2 na to. 2. So I hope may natutunan tayo, may napulot tayo sa video na ito. So I hope meron tayong natutunan o nakuwang idea dito sa ating featured video na ito sa akin channel. So, hit me in the comment below kung gusto nyo mag-comment and please share my video and subscribe. So, maraming salamat sa panonood. Thank you.